Ngayong gabi. Kinilibing lang ng asawa ko 1 month after na find out ko na may bukod pala sa left breast ko. Bakit kaya ako nabigyan ng ganitong sakit? Yung husband ko, cancer din. Tapos ako rin. We are serving you naman, Lord. Parang ginugus ata, Lord, yung mga pagsubok sa buhay ko. Sa gitna ng pagkabalisa, nakapanood si Hazel ng Facebook livestream ng The 700 Club Asia. Na nag-comment ako na sana higit pa doon sa stars na yun yung aking maibigay. Pag nag-donate ka, tapos nakikita yung proof kung saan napupunta yung donation namin, nakakatuwa po na ang layo nung narating. Though, hindi man ganun kalaki yung certain amount of money na nag-donate po, pero parang yung overwhelmed feeling na may participation ka ron. Better together in truth. Sama-sama sa panalangin. Sama-sama sa pagbibigay pag-asa. Sama-sama sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Kahit may pandemya pa at kailangan pa rin nating i-observe ang social distancing, pwede tayong magsama-sama kahit nasa kanya-kanya tayong tahanan dahil we are Better together in truth! We are broadcasting live via PLDT and streaming live on cbnasia.org/live TV and on the 700 Club Asia YouTube channel. Sa inyong mga nasa abroad, mapapanood tayo via GMA Pinoy TV at TBN. Kaya't yayain nyo ang inyong mga kaibigan at kamag-anak na maki-better together in truth na rin kayo sa amin. We're also live streaming on the Facebook page of the 700 Club Asia. Don't forget to like and share our live video. Mag-comment na rin po kayo, i-post ninyo doon ang inyong donation, prayer request, pasasalamat o praise report. Pwede rin kayo makipag-chat sa amin sa Facebook Messenger. Gamitin lamang ang hashtag #BetterTogetherInTruth. These past days, your generosity has reached 1,673,186 pesos! Malaking tulong para mas marami pa tayong maabot na kababayang nangangailangan. Kaya itawag nyo na ang inyong donation para tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-abot ng tulong sa mga kababayang nagdarahop. May tanong ako sa iyo, Joyce. Saan aabot ang 50 pesos mo? 50 pesos? Siguro sa milk tea, yung kalahati lang. Tama naman ang sagot mo. At least that's a realistic answer. Pero sa mag-asawa sa ating unang kwento, malayo ang inabot ng 50 pesos nila. Panoorin natin. Di maipaliwanag ang pangambang naramdaman ni Hanilyn nang mawalan ng trabaho ang kanyang mister. Sobrang worried po ako, hindi ako makatulog. Tapos syempre hindi rin masyadong makakain. Pero pinipilit ko po talaga na ibigay talaga sa Lord lahat yung mga naiisip ko, lahat ng mga pinagdadaanan namin. Tatlo ang anak ng mag-asawa at 2 buwan nang walang kita ang kanyang mister. Kumbaga wala pong tumatawag sa kanya. May tumatawag man po hanggang interview lang and then hindi na po siya uli babalikan. Parang worried na po ako sa nakukuha ng pang-paaraw-araw po namin gastos. Siyempre po, hindi po madali, lalo na po maliliit pa po yung kids ko. Dati nang sumusuporta si Hanilyn sa 700 Club Asia at isang beses, hinikayat din niya ang asawa na subukang magbigay. Napunta po siya ng 7-Eleven, tapos hindi po niya sinabi sa akin. Nagbigay po siya ng 50 pesos. Siguro sa isip niya, gusto ko masubukan. Kung talagang pag sinabi ng Lord na pag binigay mo kung anong meron ka, ibabalik ko yun sa'yo. Siya naman po ang sabi niya, hindi po siya nag-expect na ibalik po ng Lord basta po gusto niya mapatunayan na totoo po talaga yung sinasabi ng Lord. Matapos ito, ikinagulat nila nang matanggap ang mister sa trabaho. Pero tumagal lamang iyon ng 3 buwan. Sinasabi niya na oo, baka may hinahanda sa akin ng Lord na mas maganda. Ayun po yung palagi kong binibigay sa kanya na ilagay sa isip niya na huwag siya mawalan pag-asa, mag-pray lang siya, kasama niya ako mag-pray. Hindi nawala ng pag-asa ang mag-asawa at nagpatuloy lamang sa pananampalataya sa Diyos. So sabi niya, ito na yung promise ko sa Lord na every salary ko magbibigay kahit na kapos, kailangan makapagbigay tayo ng 500 per cut-off.
So yun, doon po nag-start yun, na sabi niya kahit anong mangyari, eh talagang kung ano yung pangako niya sa Lord, yung pagkakaloob niya. Muling natanggap sa trabaho ang mister at sa pagkakataong ito bilang warehouse manager ng isang kumpanya. Samantalang si Hanelin naman, sinimula ng isang online business. Grabe po yung pasasalamat namin sa Panginoon kasi hindi mo ina-expect po eh na mangyayari po yun, agad po sasagot ang Lord dun sa prayer namin, and then nangyari po talaga siya. Dumaan man sa pandemya, natutunan ni Hanelin lalong-lalo na lang kanyang mister na di sila iiwan ng Diyos ni pababayaan man. Sabi ko sa Lord, maraming salamat kasi never niya kami pinabayaan. Alam mo, Alex, karamihan sa atin ay lumaki sa maling kaisipan na kapag tayo ay nagbibigay, eh tayo ang mawawalan o tayo ang mababawasan. Kaya lang, kabaligtaran ito sa itinuturo sa Bible na kapag tayo ay nagbibigay, tayo ay hinding-hindi mawawalan. Bagkus tayo ay mas magkakaroon, di ba? Tulad ng naranasan ng pamilya Kua. Parang nag-gets talaga ni Hanelin yung basic biblical principle na when you plant a seed, kunwari mag-ano ka ng isang buto, isang seed, ipa-plant mo sa ground. Maliit lang yun, di ba, yung seed. Pero pag ito ay tumubo na, ay, malaking halaman na to. Pwede pang maging puno. Totoo yung kasabihan na yan. Kapag may itinanim, may aanihin. When we give, we will receive. Amen and amen. Kaya kung gusto nyong may anihin, magtanim na kayo. Let's plant a seed by giving to our kababayans in need. Tawag na sa 873-70700. Ang ating mga prayer counselors ay naghihintay sa inyong tawag. Sa mga magpapadala ng kanilang donation, may espesyal na regalong naghihintay sa inyo. Hey, you're my son, you're my daughter. Therefore, you are favored. You are blessed. Discover the truth about the year of God's favor and blessings from Peter Kairos. Leadership is not about the position. Leadership is all about the influence. Make the shift as you learn from leading corporate trainer Boris Joaquin in Leadership. He became a voice for the common man. Discover the remarkable story of Martin Luther, who changed the world armed with the truth of Scripture. Be part of God's work. Partner with CBN Asia. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H, hassle-free giving using credit card, GCash, PayMaya, or PayPal. E, electronic banking through BDO, BPI, Metro Bank, and Union Bank. A, accredited remittance center of M. Louvillier and RD Pawn Shop, or iRemit Abroad. R, register and pay in 7-Eleven. T, text the Prayer Center 0998-590-0620 or call 8737-0700. For more details, visit cbnasia.org/give. Partner with CBN Asia now. Ngayon ay mag-shoutout naman tayo sa ating mga FB Live viewers. Favorite portion ko to. Ayan, sabi ni Febby Sofronio, good evening. I'm excited for tonight's episode. Watching from Baguio City. Hello everybody in Baguio City. Sabi naman ni Justin Ross Banyares, to God be the glory. Pag si Lord na po ang gumalaw sa buhay natin, wala ka na masasabi kundi thank you, Lord. Thank you talaga, Lord God. We love you with all of our hearts. Oh, here's another comment. Galing naman kay Raybeth. Gandang gabi po. Pag-pray natin ang apo ko, mailabas niya ang nalunok niyang coins na nasa tiyan. God is good all the time. Amen and amen. Dear Lord Jesus, I pray that kahit nangyari itong bagay na to, ang coin na yan ay magiging maybe millions of pesos one day in the future, that this child is going to be
Lord God, a financial genius Father, na ito ay isang senyas lamang na galing sa iyo, that this child, Lord God, will be a wonderful money manager in the name of Jesus. But I also pray, Lord God, na itong coin na to ay mailabas safely in the name of Jesus. Wow! All right, let's say hello to everybody watching in, believe it or not, Norway. Hello, Norway. You know who you are. Pasalamatan naman natin ang mga nag-pledge, nag-donate. Si Tess from Pasig City, 1,000 pesos. Tony of Makati City, 700 pesos. Rose of Cavite, 1,000. Malu ng San Juan City, 2,000 pesos. Ito naman, mga donations via M. Luilier, Annalie from La Union, 2,000 pesos. Juanita ng La Union, 500 pesos. Ruby ng Rizal, 200 pesos. Monet ng Laguna, 500. And Lolita ng Laguna rin, 1,000 pesos. And saying hello to all of our starry friends. Nagpadala ng 50 stars si Gladys, 530 stars si Naomi, 100 stars from Leia and Janeth. Maraming salamat sa iyong 50 stars. So, keep on calling, keep on donating sa mga gusto ng magpadala ng kanilang donation. Maaari na kayong mag-donate through PayMaya. Pwede rin through GCash and PayPal. I-scan nyo lang itong QR code sa inyong TV screen. Sa mga kababayan natin na nasa abroad, pwede kayong magpadala ng inyong donation sa pamamagitan ng iRemitX. Please watch this! Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemitX. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click iPay, then choose donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. Part nung pangangamuhan namin nang nagtitinda kami ng money is binibigyan po talaga kami ng pagkain. Ay, kaya pala binigay kasi malapit ng mapanis. Nag-pray ako, sabi ko, God, masakit. Pag dumating yung pagkakataon, ako naman yung kayang magbigay. Hindi ko gagayahan yung pamamaraan ng pagbibigay na dinanas namin sa ibang tao. 10 taon ang lumipas, unti-unting nakaahon mula sa hirap si Hazel. Naging merchandiser ang kanyang asawa habang siya naman ay nakapagtrabaho bilang paralegal staff. Sa kanilang pagbangon, nangupahan sila ng mas disenteng tirahan. Nagsimula rin siya ng munting negosyo. Hindi naging madali ang kanilang bagong simula dahil sa pandemya. Tindahan po, hindi po talaga kumikita ng maganda dahil nga kasi simula pa lang po namin, ini-establish pa lang po namin siya. Naapektuhan din ang kanyang trabahong notarial services. Matumal na po talaga, wala na pong ganong pasok, bihira po yung kliyente noong mga panahon na yun. Noong gabi, struggle na ako noon kasi may bayarin na naman ako kinabukasan. Tapos mga ilang days na lang noon, bayaran po ng tubig at saka nung renta ng bahay. Sa gitna ng pagkabalisa, nakapanood si Hazel ng Facebook livestream ng The 700 Club Asia. May Facebook feature na kung saan ay maaari kang mag-send ng stars bilang suporta sa livestream. Bawat star na ipapadala ay may katumbas na halaga. Kinlik ito ni Hazel ng maraming beses. Agad itong nag-reflect sa kanyang GCash account. Eh, hindi ko rin po alam kung paano i-pay out. Kaya parang naisip, ay, donate ko na lang to. This is the right time na makapag-donate na ako. Nag-comment ako na sana higit pa doon sa stars na yun yung aking maibigay. The following day, how the Lord blessed us, may kita ang tindahan. Nagkaroon po ako ng kliyente, kinabukasan na medyo thousands din po yung aming kinita. Na-settle ko yung aking obligasyon. Nagdesisyon si Hazel na muling magbigay ng 500 pesos sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng Click Kiosk ng 7-Eleven. Thank you kasi inupad niya yung kagustuhan ko na higit pa dun sa stars yung i-donate ko. After kong mag-donate, may nag-aabang pong kliyente. O, medyo marami, medyo makapal yung aking inunotaryo. Nung tapos ko na siyang gawin, umabot po ng
5,000 yung kanyang babayaran. Biglang nag-sink in sa akin yung 500 na dinonate ko. Nakaka-overwhelm. Hindi ko po siya in-expect talaga. Pag nag-donate ka, tapos nakikita yung proof kung saan napupunta yung donation namin, is nakakatuwa po na ang layo nung narating. Though, hindi man ganun kalaki yung certain amount of money na nag-donate ko. Pero parang yung overwhelm feeling na may participation ka ron. Magmula noon, mas pinagpala pa si Hazel ng Diyos. Nagsimulang umunlad ang kanilang negosyo at naging maayos din ang kanilang trabahong mag-asawa. Every time na nagbibigay ako, is mas dun ko nararamdaman na mahal niya ako. Dati kung ako ang binibigyan, this time ako na yung may chance at may pagkakataon na makapagbigay. Doon ko mas nare-realize na how God blessed me and my family and how God loves me. Wow, grabe si Hazel. Alam mo, Joyce, sa mundo, ang tendency natin ay huwag magbigay kasi self-preservation. Baka ako mawalan. Pero sa Panginoon, you have to give. It's like a reflection. Pag tumingin ka sa water, no, pag nagbibigay ka ng ganyan, makikita mo ganun din. So what you do comes back to you. Pero ito sa Panginoon, multiplied many, many times many, over. Many, many times beyond your dreams. Gusto ko din yung sinabi ni Hazel. Sabi niya, hindi ko ine-expect. Yan. Because she gave out of a heart that just really wants to give. Diba? So, importante yan. Don't expect. Just trust the Lord. So, Alex, kanina, no, bago natin napanood yung kwento ni, napakagandang kwento ni Hazel, we thanked some of our FB viewers who sent us stars. So, ano ba tong mga stars na to? For those of you na hindi nyo alam kung ano to, Facebook Stars is a feature that allows the streamers, kami yun, no, to monetize their stream. Habang nanonood kayo ng live streaming, may makikita kayo sa baba na icon ng star. And every time you click that, a star will be sent to CBN to show your support to our program. And this is what helps us survive, di ba? Noong tinanong ng ating segment producer si Hazel kung ilang stars ang ipinadala niya, ang sabi niya, hindi ko na po matandaan. Basta raw, click na lang siya ng click ng stars dahil na-encourage siya sa mensahe ng show at gusto niya mag-support sa ating ministry. Parang si Lord din yan eh. Kasi kapag nagbigay tayo, ang tinitingnan ni Lord yung heart natin, yung puso natin, hindi yung sa halaga ng ating binibigay. Tama yan, Alex. At bukod sa generosity, kasama rin dyan yung ating obedience, no? At mararamdaman natin yun when the Lord prompts us. Mangangausap siya sa atin na tumulong at magbigay sa taong nangangailangan, eh, sumunod agad tayo, di ba? And let's just trust God on what He will do next. Tama. Kayo po, are you ready to trust God and expect what He will do next? Tawag na sa 8737-0700 and partner with us. And don't forget to send us those stars. Yep, yep. You can also text the amount of your donations, your name and location to 0998-590-0620. Sa mga magpapadala ng kanilang donation, may espesyal na regalong naghihintay sa inyo. God says to us as His children, hey, you're my son, you're my daughter, therefore you are favored, you are blessed. Discover the truth about the year of God's favor and blessings from Peter Kairos. Receive this special gift for your donation of 500 pesos to CBN Asia. That's God's intention, that's God's desire to bless us. There are many convenient ways to give your donation to CBN Asia. You can send your support using PayPal. Just open the app, tap the send icon, type PayPal at cbnasia.org. Enter the amount of your donation and tap Next. Review the details and tap Send Now. To learn more ways on how to donate, please visit cbnasia.org/give. Sariwa pa sa isipan ni Rodalyn ang magandang aral na iniwan ng kanyang ina nang siya'y nabubuhay pa. Sobrang idolo ko yun dahil napaka mapagbigay niya. Pag natuto kang magbigay, hindi ka makukulangan kahit kailan.
Kaya naman... Nung time na nakapanood ako ng 700 Club, ito yung panahon na may sakit yung nanay ko. Meron ako 1,000. Because Lord, ibibigay ko to. Kasi naniniwala ako na sa mga napapanood ko na yun lang yung money nila. Tapos meron kayong blessing na ibinabalik. Nagbigay ako nung time na malubha na si nanay. Matapos ang kanyang pagbibigay, dumagsa ang tulong galing sa iba't ibang tao. As in yung 1,000 na yun, na bumalik sa 100,000 na tulong. Bukod pa rito, dumaan ako sa depression. Pero through 700 Club, lahat ng advice nyo, naging prayer partner ko kayo. Na-overcome ko yon kasi sa pagkamatay ng nanay ko. Isang taon lang ang lumipas. Mas mabigat na pagsubok ang kanyang kinaharap. Kala ko ayun na, masaya na. 2 months akong buntis, iniwan ako ng boyfriend ko. Struggle siya. Pati siyempre kami, apektado. Pero kumbaga, hindi ka magpapakita ng ganong emosyon para lalo siyang mapanghinaan ng loob. Yun, kumbaga, makikita mo naman sa kanya talagang nalungkot. Ang Diyos ang naging sandigan ni Rodaline sa pagpapalaki ng kanyang anak. Kahit sabihin natin na single mama ko, pero hindi yun dahilan eh. Kung anong man meron akong blessing na matanggap dun galing sa work ko. Pagka-encash ko ng cheque, automatic nagbibigay ako agad sa ML. Sobra talagang grateful yung heart ko pag nakakapagbigay ako sa 700 Club. Kasi ang galing talaga ni Lord eh, never siyang nagkulang. At dahil sa maigting niyang paniniwala sa biyaya ng Diyos, natamo ni Rodaline ang hinahangad na magandang edukasyon para sa anak. Isang may mabuting puso na katrabaho ang ginamit ng Diyos upang abutin ang kanyang kalagayan. May nag-text sa akin, May 16 yun, nag-aaral na ba yung anak mo? Habi ko, opo, sa ngayon nga nagsa-summer school. Magkano yung monthly? Magkano yung isang taon? Kada isang buwan, kailangan ng 4-8. Nung sinabi na yung text na yon, para yung pakiram ko, nasa heaven ako. Kasi, wow, ang galing mo, Lord. Kasi pinagpipray ko to, habi ko, na merong magpuprovide para sa anak. Wala man yung tatay, maraming ginagamit na tao na para mabless ang kapatid ko at ang pamangkin ko. Ilang unos man ang hinarap ni Rodaline, isang bagay mula sa Diyos ang lagi niyang isa sa buhay. Kahit meron ka mga pagsubok sa buhay, pagpatuloy ka nagbibigay, magbabounce back sa'yo yun eh. Ibibigay sa'yo ni Lord, mayroong kapalit na kaligayahan. Nakaka-encourage talaga ang kwento ni Rodaline, di ba? I mean, hindi perfect yung buhay niya, di ba? I mean, she made good choices and then she made some bad choices. Pero talagang our Lord is a great God. Dahil kahit meron siyang mga maling desisyon sa buhay niya, God was still willing to love her, willing to accept her, willing to work with her. Sometimes kasi, no, Alex, pag naging Christian na tayo, o sabihin natin, nag-obey tayo kay God today, iniisip na natin yung buhay na natin dapat okay na, na life will be good. But that's not always the case, right? Ang maganda rito kay Rodaline ay yung... sinasabi sa Bible na patunayan na when you give, it's a hundredfold of multiplication. Yung balik sa atin, siksikliglig umaapaw. Amen and amen. Kaya wala po talagang permanente sa mundong ito, even relationships. Isa lang ang permanente talaga. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. I super, super agree with that. At tama ang naging desisyon ni Rodaline na, you know, wag na makipag-partner sa mga boyfriend at sa mga ganyan. Makipag-partner na lang sa Panginoon sa pagpapalaki ng kanyang anak at sa pagmamanage, no, ng kanyang finances. At nakita man naman natin na ang blessing na tinatamasa niya ngayon. Maaari rin po kayo makipag-partner kay Lord sa pag-abot sa mga kababayan nating nangangailangan. Call us at 8737-0700. You can also text the amount of your donations, your name, land location to 0998-590-0620, or you can chat with us on our Facebook page, The 700 Club Asia. Last December, sinalanta ng bagyong Odette ang mga kababayan natin sa Visayas. Napinsala ang infrastructure at kabuhayan, pati na rin ang mapagkukunan ng malinis na tubig. Kamakailan lamang ay binisita ng Operation Blessing ang Bohol, kasama ang faithful volunteers katulad ni Ryan. Panoorin natin ang kwento.
habang may lakas pa gamitin na at habang kaya pang mag-serve, kaya pang maglingkod, gamitin na kasi kailan pa kung kailang hindi na makakalakad, di na makatayo, di na makakaakyat. Habang may lakas, go lang. Walang pagdadalawang isip na nagboluntaryo si Ryan sa Operation Blessing. Siya ang nagpapatakbo at nag-aayos ng water filtration equipment ng Operation Blessing sa Bohol. Matapos manalasa nitong nakaraang Pasko ang bagyong Odette, tiniis ni Ryan na wala siya sa piling ng minamahal na pamilya, makapaglingkod lamang sa mga biktima. Namiss ko rin siyempre yung pamilya ko kasi first time ko na hindi sila kasama mag-celebrate ng New Year saka ng Pasko. So, salamat sa suporta nila na kahit nandito ako na nakita ko yung suporta nila sa akin sa pamamagitan ng panalangin. Malungkot lang ako nung time na nasa lubong ng New Year na wala ako sa family ko. Pero masaya ako dahil nasa area ako kahit ako mag-isa na may pagkakataon ako na tumulong sa iba. Lalo sa gantong situation na walang exempted sa gantong situation. Mahirap mayaman, naranasan yung gantong paghihirap. Ang malaking bahagi ng Bohol ay nawalan ng pagkukunan ng malinis na tubig nang dahil sa bagyo. Dahil dito, dumami ang kaso ng diarrhea at tumaas din ang presyo ng purified water. Si Raisin Navarro na residente ng Banacon Island, Getafe, Bohol ay muntik nang mamatay dahil sa diarrhea. Dahil sa baho ng paligid at saka yung tubig, hindi na at parang hugaw. Ngayon ko sa Ginoo, Lord, kung kuhaon mo ngayon ko nimo, ay ala sa karon. Kasi napakoy pamilya ng ati manon. Kuha mong gawin nakadungog sa ung tawag ato kay kuha na naningkamot po ko ba nga magpakabuhi. Ito nga na salamat po ko kay naibata nakadoon na mo. Yan ang ipagtabang matoy ni ibaw sa mga tao. Nakaligtas si Raisin, pero suliranin pa rin ang pagkukunan ng malinis na tubig inumin. Pagkatapos ng bagyo, wala na kasing kuryente kaya di namin sure kung purified talaga ang tubig. Sa panahon ngayon, nawala kami ng trabaho kasi kailangan namin bumili sa ibang isla o yung taga-ibang isla magpunta sa amin magtinda. Hindi nasayang ang sakripisyo ni Ryan dahil sa tulong na naipaabot sa pamilya ni Raisin at kanyang komunidad dahil dito. Ang libreng water purifier ng Operation Blessing ay nakatulong sa pagsugpo ng kaso ng diarrhea sa lugar at hindi na kailangan pang bumili ng tubig ang mga taga roon. Pag mayroon ka, din lang naman nalabis. Labis-labis sa buhay mo. So, di naman kawalan siguro yung magbigay ka ng kahit kaunti para ma-share mo din yung blessing na natanggap mo. 1,700 litro ng tubig ang nalilinis ng filtration system na ito. At nakikinabang dito ang 90 na pamilya araw-araw sa Bohol. Bukod sa Bohol, nagpadala din ng water station sa Cebu at Siargao. Namigay din ng food bags at purified water sa 6,000 na pamilya sa Bohol at Palawan. Operation Blessing ninyo, sir. Salamat kayo ninyo. Nagigamit po sa Ginoo para makatabang sa mga taga-isla. Kailisog kayong tubig sa isla, yung tinood. Sobrang nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi pinapakita niya nyo kung paano siya mag-care sa mga tao, lalo na sa kanyang mga anak, through this blessing na libreng tubig. We were talking about, no, earlier, Alex, yung dirty water is actually the number one reason why people get sick all over the world. And according to water.org, out of 109 million Filipinos, 3 million lack access to safe water. Okay? Tapos hindi pa tapos yan, ha? 7 million lack access to improved sanitation. Kaya ang resulta, maraming namamatay taon-taon because of waterborne diseases.
At bilang tugon sa problemang yan, ang Operation Blessing ay mayroong water and sanitation program. Nagtutungo po tayo sa mga liblib na lugar sa bansa upang i-assess ang water and sanitation needs ng ating mga kababayan. Doon, nagpapatayo tayo ng mga poso, toilets, at namamahagi ng mobile bucket filter at mobile water filtration system katulad ng ibinigay natin sa Bohol. Lahat ng yan ay naisasagawa ng Operation Blessing dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta. Kaya please continue to support us because the truth is, we can't do this alone. We need you. We are better together in helping our kababayans in need of clean water. And simple lang po, just call us up at 8737-0700. You can also text the amount of your donation, your name and location to 0998-590-0620, or you can send us a private message on Messenger. Puntahan lang po ninyo ang Facebook page ng The 700 Club Asia. You can also donate right now using your credit card, especially if you are watching abroad on GMA Pinoy TV, TBN, or on the web. Madaling mag-donate at safe pa. For more details, please watch this. Helping others through CBN Asia is as easy as ABCD. Give through A. Accredited Remittance Center of M. Louvillier and R. D. Pawnshop or iRemit Abroad. B. Bank. BDO. BPI. Metro Bank or Union Bank. C. Click Kiosk of 7-Eleven. D. Digital payment using your credit card. GCash, PayMaya, or PayPal. For more details, visit cbnasia.org/give. Partner with CBN Asia now. He became a voice for the common man. He became a European-wide phenomenon. Luther would influence hundreds, if not thousands, of leaders, ministers, thinkers in his day and after him. Discover the remarkable story of Martin Luther, who changed the world armed with the truth of Scripture. Get your streaming access for a donation of 10,000 pesos to CBN Asia. Okay, I'm ready. Let's do this thing. Hey, Janina here. I'm a 19-year-old who is still acne prone. Don't judge me. Sumikat sa YouTube dahil sa kanyang vlogs tungkol sa fashion, beauty, at inspirational topics. Mayroon ng halos 700,000 subscribers at ngayon ay pinasok na rin ang music industry. Bukod sa mga interes niyang ito, madali namang maantig ang puso ni Janina sa mga isyong kinakaharap ng bansa, tulad ng pagputok ng Bulkang Taal sa Batangas. Isinantabi muna ni Janina ang pagbo-vlog at sumama sa Operation Blessing para tumulong sa mga apektadong residente dito sa katabing bayan ng Batangas, ang Cavite. Nagtungo ang grupo sa dalawang barangay sa Tagaytay at isa sa Amadeo, Cavite upang pasayahin ang mga batang residente at evacuees doon. Ayoko yung i-accept na, you know, may mga bata na nagsastruggle, may mga families who don't have homes, and that is not the future that I want to leave for the children of this nation, you know? I want to be able to do something na beyond social media. Hello! Okay, so at ako si Ate Nina. Sino dito yung mahilig kumanta? Hinandugan ni Janina ng awit ang may 400 bata sa magkakaibang lugar. Usually yung assignment ko is the psychosocial therapy ng mga bata. So kahit ano yung skills mo, feeling ko may mahanap ka talaga. Parang there's no reason for you not to help. Ganun. Nagpamahagi rin sila ng hygiene kits at chinelas mula sa Operation Blessing. Kabilang ang magkapatid na Megan at Marian sa mga batang napangiti ni Janina. Marami pong salamat sa Operation Blessing na nagbibigay ng tulong. Bukod sa mga bata, may ilang adults din ang nabiyayaan ng food packs at tigsa 10 kilo ng bigas mula sa Hino Motors.
every time tumatawag ang Operation Blessing sa amin para makipag partner for the rice relief, we always wanted to make sure that we give out an extra mile para makatulong. Sa pakikipag-isa ng Operation Blessing sa One Hope Philippines at Our Daily Bread, na ipamahagi rin ang mga spiritual booklet at devotional na higit pa sa mga pagkain at material na bagay na kanilang natanggap. Sa sama-samang pagsisikap ng mga partner at volunteers ng Operation Blessing, maraming apektadong pamilya na ang natulungan mula nang sumabog ang Bulkang Taal. Dahil po sa inyong tulong ay hindi nyo gusto kami mga magutom na mga bakwit. Lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa nag-uumapaw na pag-ibig mula sa Panginoon. More than Operation Blessing these kids, kami rin po yung nabe-bless yung mga volunteers. Seeing the joy, I don't know, it's so different talaga pag nami-meet mo talaga yung mga bata, yung mga tao. It's an experience that changes your life and I don't want to let go of that. Dahil sa mga disasters na nararanasan ng bansa, bunsod ng bagyo, pagputok ng bulkan at pandemya, ang Operation Blessing ay laging handa sa pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Sa ating One Step Ahead program, may nakahanda na tayong mga relief goods bago pa man maganap ang disaster. Posible lamang yan kung maaga tayong makakalikom ng perang pambili ng supplies katulad ng tubig at pagkain, banig, kumot at hygiene kit. Kaya ano pang hinihintay nyo? Makilahok na sa gawain ito ng Operation Blessing. Let's come together sa pagtulong sa mga kababayan nating biktima ng mga kalamidad. Tawag na sa 873-70700 at mag-text sa numero sa inyong TV screen. It's time to make some shout-outs. Binabati po namin ang mga nanonood sa Dubai, sa Kuwait, at sa Italy. Wow! Narito naman ang ating mga pledges mula kay Ophelia ng Malabon. Siya'y nag-pledge ng 500 monthly. Sephiroth, 500. Cheryl ng Rizal, 3,000 monthly. Si Evelyn ng Rizal, 500. Amy, 3,000. Si Sherry Lee ng Bulacan, 500. Diana ng Quezon City, 750. Joniel Cavite, 500 monthly. Si Mr. Anonymous, 500 monthly. At ang mga nagpadala ng FB stars, si Mariah, 100 stars. Lilibeth, 590 stars. Gisela, 100 stars. Gags, 50 stars. Gray, 100 stars. At kilala ko to, si Sydney. Meron pa ako ha, Alex. Si John, nagpadala ng 100 pesos. Karen, 200 pesos. Si Anonymous, na favorite ko, 500 pesos. Jenny Beth from Manila, thank you for your 200 pesos. Melissa from Rizal, 5,000 pesos. At bilang pasasalamat sa inyong pagbibigay, may exclusive gift kami para sa inyo. Leadership is not about the position. Leadership is all about the influence. As leaders, we need to help people navigate from ending old ways and beginning new ways. From self-serving leaders to servant leaders, make the shift as you learn from leading corporate trainer Boris Joaquin in Leadershift. Get exclusive streaming access for a donation of 2,000 pesos to CBN Asia. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H, hassle-free giving using credit card, GCash, PayMaya, or PayPal. E, electronic banking through BDO, BPI, Metro Bank, and Union Bank. A, accredited remittance center of M. Louvillier and RD Pawn Shop, or I Remit Abroad. R, register and pay in 7-Eleven. T, text the Prayer Center 0998-590-0620 or call 8737-0700. For more details, visit cbnasia.org/give. Partner with CBN Asia now. Sa liblib na barangay Lumutan, General Nacar, Quezon, nakatira ang mga katutubong remontado at dumagat. Nang lumaganap ang COVID-19 pandemic, nahirapan sila na matustusan ang mga pangailangan sa araw-araw. Kwento ng mag-asawang JP at Manilin,
hirap silang makapagbenta ng kanilang mga produktong gulay sa bayan. Dahil sa limitadong galaw, dulot ng community quarantine. Medyo hirap po kasi po nagawa ng COVID. Takot po kami din sa sakit na COVID. Kaya kami po, minsan kinakapos po sa mga material na gamit sa bahay, gaya ng pagkain. Kahit po papaano, may kaunti pa rin kami tanim. Naguhukay po kami na naibibinta, na kaunti na lamang po talaga. At halos simot-simot na po at hindi po sapat sa aming pangailangan ng sa bahay. Naging mahirap din para sa katutubong si Marinel ang paglaganap ng pandemya. Kami po ngayon ay talagang napakahirap po ng buhay namin ngayon. Hindi po kami makalabas sa bayan para makapag-deliver ng aming mga kalakal. Kaya naman, madalas sila ay kinakapos sa mga pangunahing pangangailangan at hindi na naibibigay ang iba pang kailangan ng mga anak. Sanay po kami kumain ng mga halaman pero kaawa po yung aming mga anak dahil talagang sila'y mulat na din na sanay na rin na talagang may kakainin. Eh wala din po kaming maibigay na sapat na pagkain. Sa pakikipagtulungan ng Philippine Army at DLL Sagat Offroaders Group, tinungo ng Operation Blessing ang mga kababayan nating katutubong dumagat at remontado sa Barangay Lumutan, General na Carquezon. Tinawid ng Operation Blessing ang 16 na ilog, masukal at matatalik na mga daan sa kabundukan ng Sierra Madre. Araw-araw ay namamahagi ang Operation Blessing ng mga tulong para sa ating mga kababayang nangangailangan ngayong panahon ng pandemya, hindi lamang sa mga kalunsuran, kundi maging sa mga liblib na lugar. Namigay ang Operation Blessing ng mga food bag sa 200 pamilyang katutubo sa Barangay Lumutan, General na Carquezon. Dito ay nabigyan ang pamilya ni Marinel ng food bag na naglalaman ng mga pagkain, bigas at mga sanitation supplies. Masaya po ako na nabigyan kami nito dahil wala na po kami bigas. At saka masaya din po ako na may mga tao pang katulad ninyo na inaabot ang aming lugar kahit napakalayo. Naabutan din ng food bag mula sa Operation Blessing sa JP. Masayang binuksan ni JP at ng kanyang pamilya ang mga bigay mula sa Operation Blessing. Malaki pong bagay yan sa amin kasi po yung binigay niyo po sa amin, yan po magagamit na namin ng ilang araw tapos may Bible pa pong kasama. Mapag-aaralan pa po namin ng mas matibay yung salita ng ating Panginoon. Mapagbubulay-bulayan pa po namin kung gaano po dapat kami maging matatag. Salamat, Operation Blessing. Alam mo, Joyce, yung ginawa ng ating mga volunteers, tumawid sila 16 na ilog sa kalagitnaan ng Sierra Madre. Wow! Kung ordinaryong ano lang, hindi sila makakarating doon. Pero Operation Blessing, sinadya po natin na makarating doon para iabot ang blessing. Kaya sana yung mga nanonood sa atin, be a part of the blessing na inuhulog natin sa mga nangangailangan. Amen. Purihin talaga ang Panginoon dahil nga, as you said, mayroong Operation Blessing na willing tumawid, ha? Na literal to, sa actually 14 na ilog para lamang mahatiran ng tulong ang ating mga kababayang katutubo doon sa Barangay Lumutan. At naisasagawa po natin ang lahat ng yan sa tulong ng ilang nating kababayan, katulad na rin ng Philippine Army, na laging nakaagapay sa pag-aabot ng tulong sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Napakahalaga ng kanilang mga 6x6 para makatawid tayo. Gayun din ang DLL Sagat Offroaders Group na nakikipagkapit-bisig rin sa atin sa pagtulong sa mga katutubo sa General Nakar. At siyempre, sa inyo pong lahat na nagbibigay at patuloy na nagbibigay ng donasyon sa CBN Asia,
Nako po, natutuwa sa inyo ang Panginoon at kaming mga host sa mga pagkwento namin sa inyo ng pagpapala na yan na nakakarating sa talagang nangangailangan. Maraming maraming salamat po from the bottom of our hearts. Amen and amen. Patunay yan na we are better together sa pag-abot sa mga katutubo nating kababayan. Sa inyo na nais ring makibahagi sa aming gawain, tawag na sa aming numero 873-70700. Maaari rin kayo mag-text sa numerong makikita nyo sa inyong TV screen. Sa mga nais magpadala ng donation, all you have to do is go to cbnasia.org/give. For those of you who will send their donations, this exclusive gift awaits you. God says to us as His children, hey, you're my son, you're my daughter, therefore you are favored, you are blessed. Discover the truth about the year of God's favor and blessings from Peter Kairos. Receive this special gift for your donation of 500 pesos to CBN Asia. That's God's intention, that's God's desire to bless us. Helping others through CBN Asia is as easy as ABCD. Give through A. Accredited Remittance Center of M. Louvillier and R. D. Pawn Shop or iRemit Abroad. B. Bank. BDO. BPI. Metro Bank or Union Bank. C. Click kiosk of 7-Eleven. D. Digital payment using your credit card. GCash, PayMaya or PayPal. For more details, visit cbnasia.org/give. Partner with CBN Asia now. Nakikita ko lang na yung husband ko na naghihingalo hanggang sa nakita ko yung huling-huling hininga niya. Ang bigat-bigat talaga, umiyak lang ako ng umiyak, tapos lumuhod ako. Tinatawag ko yung Diyos na, Lord, tulungan mo lang ako, Lord, bigyan ng kapayapaan sa puso ko at sa isip. Ito ang naging pagtangis ni Mary Grace nang yumao ang kanyang asawa dulot ng lung cancer. Sa gitna ng pagluluksa, isa pang pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Na-diagnose si Mary Grace na may stage 3 breast cancer. Kinilibing lang ng asawa ko 1 month after na find out ko na may bukol pala sa left breast ko. Bakit kaya ako nabigyan ng ganitong sakit? Yung husband ko, cancer din, tapos ako rin. We are serving you naman, Lord. Parang binubuhos ata, Lord, yung mga pagsubok sa buhay ko. Lord, hindi ko na talaga kaya, Lord. Sumailalim sa mastectomy si Mary Grace upang maalis ang kanyang kaliwang dibdib. Pinayuhan siya ng doktor na dumaan sa chemotherapy. Huwag ako bibitawan, Lord, ha? Please, Lord. Kasi natatakot ako, Lord. Pag nawala yung kapit ko sa inyo, hindi ko alam kung ano mangyayari, Lord. Sa panahong siya ay nababalisa, humanap si Mary Grace ng mapaghuhugutan ng inspirasyon sa social media. Napunta ako doon sa 700 Club. Napanood ko yung Jesus is the cornerstone that will kill this dreaded disease, this cancer that I've been diagnosed with. He is my BC. Doon ko naramdaman na kailangan pala na talaga namin maging matatag kasi nandyan ka lang at tutulungan mo kami. Hindi ako matatakot, Lord, kasi you will help me get through with this. Nakatagpo ng pag-asa at kalakasan si Mary Grace. Naging kaagapay din niya ang CBN Asia Prayer Center sa tuwing nangangailangan siya ng panalangin. All throughout ng journey ko ng chemotherapy ko, nag-chat pa rin ako sa prayer center. Sinishare ko rin yun kung ano yung mga anxieties ko, worries. Every time na nasishare ko, nararamdaman ko yung may peace ako. Kaya alam ko na nandiyan ang Diyos kasi nawala yung ano ko yung takot, nawala yung anxiety ko. Yung ko natutunan na yung deliverance from fear, i-commit mo lang kay Lord. Gagawin ni Lord ang lahat para sa anak niya. Sa patuloy na pagsubaybay ni Mary Grace sa The 700 Club Asia, patuloy din ang paglago ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus.
masasabi ko na yung 700 Club ay isa sa pinadala ng Diyos na magiging gabay, magiging sandigan ko. Kasi there is hope in Jesus, that Jesus is the power, is in full control. Jesus will never leave us nor forsake us. Sa ngayon ay tapos na ang cycle ng chemotherapy ni Mary Grace. Patuloy pa din ang kanyang radiation therapy upang masiguro na hindi na muling bumalik ang cancer cells sa kanyang katawan. Sa lahat ng kanyang karanasan, pagpupuri sa Diyos ang isinasabuhay ni Mary Grace. I really thank God. I really praise God. Buong buhay ko, pasalamat sa Kanya kasi He has been my Savior, He has been my partner, and He is my life. I really bring back all the glory and honor to Jesus alone. Sometimes, Joyce, yung darkest valley, pinagpipray natin na sana wag dumating sa atin. Pero katulad niyan, minsan dumating. Pero ang sinasabi ng Bible, wag kang matakot. At mag-focus lang tayo sa Panginoon. Kasi kung tayo ay patuloy na mananampalataya at kakapit sa Panginoon, nandyan nag-work ang kanyang power. Nandiyan yung kanyang sinasabing divine strength. At in the end, kung hindi tayo talaga magpapatalo, yung pag-asa dahil ang Diyos natin, Siya ang Diyos ng pag-asa, ang kagalingan ay mararanasan natin. Amen and amen. At tingnan mo yan, yung sa kwento ni Mary Grace, habang tumitibay ang pananampalataya niya kay God, ay gumagaling siya mula sa kanyang takot at pangamba. Man's greatest fear is death. At ang gamot sa takot ay ang ating Panginoong Yesus. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:55, 7, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Mga kapatid, kung ito ang nais ng inyong puso na humingi ng tulong sa Panginoon, sabayan po ninyo ako. Diyos naming banal, Ama namin sa langit, patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. O Diyos, kami po ay natatakot sa aming kapaligiran, natatakot kami sa maaaring mangyari sa amin. Subalit, Ikaw, O Diyos, Ikaw ang aming muog, Ikaw ang aming strong tower, Ikaw lamang ang makapangyariang Diyos. Nothing is too difficult for You. That's why, ngayon, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord God, kami po'y malalangan sa iyong salita. Hindi po kami matatakot sapagkat alam namin we have a Savior in You, O Lord, our Lord Jesus Christ, who redeemed us from our sin and who saved us with His most precious divine blood. Panginoon, sinusuko ko po ang aking buhay sa inyo. Ano man po ang aking kaharapin, malalangan ako, Panginoon, sa iyong presensya. Pumasok po kayo sa aking puso, Lord God. At mula ngayon, Kayo ang maghari sa aking buhay. Salamat po, Panginoon. Mula ngayon, Panginoon, lalakad ako ng walang takot, nang naayon sa iyong kalooban. And I declare, Lord God, that blessings, Lord God, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. In Jesus' name, amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES space your name space location at ipadala yan sa 0998-590-0620. Sa pamamagitan ng ating programa sa telebisyon, libo-libo na ang nakatanggap ng himala, pagpapala at pagbabagong buhay. At ito ay naisa sa katuparan dahil sa inyong pakikiisa sa amin. Indeed, we are better together in bringing the truth of our Lord Jesus Christ to our millions of viewers. Part of your giving enables us to produce and air value-oriented programs like our flagship program, The 700 Club Asia, and our Holy Week special, Tanikala. Thank you so much for partnering with us. If you have stories of healing and transformation, i-share nyo naman sa amin yan sa The 700 Club Asia Facebook page. Gamitin nyo lang po ang hashtag BetterTogetherInTruth. Meanwhile, we would like to thank our faithful partners. CBN Asia would like to thank the following: PLDT, M. Louis Lier,
iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis. Thank you so much for your pledges. Donations via GCash, si Verlin from UAE, 1,000 pesos. Online fund transfer naman galing kay Camille of Cavite, 700 pesos. PayPal donations from Celine of Australia, 2,300 pesos. And Julie, also of UAE, 500 pesos. And thank you for sending those stars from Charles, 100 stars. Justine, 1,000 stars. Yay. Phoebe, 350 stars. Valera, 100 stars. And Sharon, 100 stars. Continue calling, continue giving our friends from the Prayer Center. They are ready to answer your calls. Half-truths are lies that false advertisements and fake news present to us. The best and the only way to fight the darting half-truths of the devil is through the Word of God, the Bible. The Bible contains the complete truth about God. Philippians 4:8 says, "Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things." Sa wikang Tagalog, katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Kaya sama-sama tayo sa pagsulong ng katotohanan. For we are Better together in truth! At para naman po sa ating final update, narito na! Ooh, 1,774,028! Wow, yay! May God bless you and keep you. And may He make His face to shine upon you and give you His everlasting peace. Amen and amen. Ngayong Lunes, nawalan ng trabaho ang asawa at nagkasakit pa. Paano na ang pamilya ni Teresita? Nasira ang kotse, lubog pa sa utang. Paano makakabangon si Joy? Mrs., natuklasang may ibang babae ang kanyang asawa. Paano magpapaliwanag si Mister? Sa kabila ng kanilang bitter situation, paano ito magiging better? Tunghayan sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Better Together in Truth, Lunes, alas 12 ng gabi sa GMA.